kami. Nakaayos ako ngayon kasi mag-haul ako. Japan haul. So, galing kami ng Japan from 12 to today is July 20. And July 19 ako dumating kahapon. Tapos sila papa nasa Japan pa kasi actually ano na nila pa-uwi na sila dito kasi hindi sila umabot sa flight nila. So yung flight nila na bago is yung 7 PM. So hindi na ako magkikwento kasi haba to and ang dami nating i-haul. So 1 week kami sa Japan and naisip ko na mag-haul kasi twice na kami nakapunta, pang third time na to. And yung first and second, hindi pa ako nagpa-vlog nun. And hindi rin ako talagang nag-shopping nung mga time na yun. So yung ngayon, talagang nakapa-vlog ako and nakapamili talaga ako ng mga gusto ko. So ayun, naka-eyeliner din pala ako ngayon kasi nagpa-practice ako maglagay na eyeliner. So hopefully pantay naman sila, no? So ayan, start na tayo. Eh, singit ko lang tong isang Lazada. Kasi nung nasa Japan kami, so ayan yung cutter ko na maliit. So link down below. May isang delivery ako. Habang nasa Japan, may in-order ako sa Lazada kasi nag-sale yung detail cosmetics. Tapos, ano siya, naka-discount na plus parang buy one take one pa. May free na same item. And yung detail kasi na, sorry, medyo maingay yung aircon. Ang init kasi. So, parang anniversary sale yata nila. And ang detail cosmetics kasi, ito yung first ever makeup item na binili ko sa Beauty Manila. So, first Beauty Manila purchase ko, itong detail cosmetics na palette. So, ito, sobrang nagamit ko yung first na ganito ko. Kaya bumili ako uli nung mga last year yata. Pero hindi pa siya nagagamit kasi meron akong ginagamit ngayon na maliit na palette. Pero matagal pa naman expiration. Ah, okay. So mas maliit na siya. Mas, ano na, handy na dalhin kung magta-travel. So, ayan siya. Ito yung parang volume 2 nung contour and blush na palette nila. So, check natin to. Itong isa. Isa bala ko, pwedeng ipang gift or pwedeng ibenta ko. So, itong isa, okay. So, January lang siya may manufacture. Ang expiration date niya, ayun, tagal. 2027 pa. So, pwedeng pang backup ko rin yan actually. Kasi mamaya i-face out nila. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ayan. Ayan, tapos, okay. Uy, okay. May mirror na yung ano nila, palette. So, mas okay. Then, ayan, yan yung mga kulay. So, okay na okay ito kasi nandito na lahat. May blush na, may contour, may bronzer. Tapos may ano pa siya eh, finishing powder. So, okay na okay. So, doon na tayo sa pinaka-Japan. So, unahin ko to from ABC Mart. And, ayan, nakatape pa siya. Hindi ko siya inopen. Bala ko kasi talaga na bumili ng rubber shoes sa Japan. Kasi wala akong rubber shoes. Then, bala ko gamitin na rin doon pagka may nabili. Kasi ang dala ko lang is yung kids ko and yung isang sandals ko. Tapos, sabi ko kay Papa, i-advance ko na yung pang-birthday gift ko. So, ayan. Binigyan niya ako ng yen para pambili. So, ito na birthday gift ko na to. So, ang gusto ko talaga white shoes para pwedeng ipang-partner sa kahit anong outfit. So, ayoko sana nung mukhang talagang rubber shoes talaga na chunky kasi hindi naman ganun yung style ko talaga, hindi ganun yung hilig ko. Kaya nga wala talaga akong rubber shoes eh. Tapos, tumingin ako, mga 5 to 10 minutes lang ako lumibot dun sa ABC Mart sa may Shibuya. And, nakita ko to. Tapos, naisip ko kung ito na ba talaga yung gusto kong bilhin na ano. So, ito yung Adidas Stan Smith na pink yung likod, syempre. So, ayan siya. And naka-sale pa siya ha, yung nakita ko. So, talagang okay. Sobrang sulit na bili to. And ano to? 5,900 yen. So, sa peso, patay ng
pang compute. So, 2,301 lang siya. So, sobrang sulit na buy na to. Eh, nag-try ako tumingin sa Lazada. Wala akong mahanap na ganitong pink yung ano. So, sobrang okay na to. And, ang size ko dito, usually 7 to 8 ang size ko. Pero dito, size ano ko, 6. Ayan o. US size 6. So, pero sinukat ko to. Actually, nung tinanong ko, sabi ko size 8, wala daw. Binigay sa akin, ang biggest size daw nila is size 6.5. Tapos sinukat ko, medyo maluwag pa. Tapos, yun, yung size 6, okay, nasakto siya. So, yun. Then si Jared meron din. Ginamit niya na doon kasi si Papa, yung sapatos ni Papa nasira. So, yung talagang rubber shoes na gamit ni Jared, dali niya sa Japan. Si Papa yung gumagamit. And ginamit niya na yung shoes niya doon. And yung sa kanyang Vans na green na Japan limited edition na siya. Kumbaga sa Japan mo lang mabibili. Tapos yung iba actually na damit na binili ko, noong first day ko sa Japan, naglibot talaga ako para pagdating nila Papa, alam ko na kung ano yung mga bibilhin. Tapos, actually, dapat bibili na ako nung ako pala mag-isa. Kaso, minimum of 5,000 yen, may tax, magiging tax-free. Eh, hindi ko naman marireach yun. So, sabi ko, at least alam ko na yung mga gusto ko, babalikan na naman the next day kasi next day should be here. So, ang pinaka talagang top one na gusto kong puntahan at bilhan is yung GU. So, sister brand siya ng Uniqlo. And, ito, nandito yung So, ang nakita ko doon bibiling ko talaga is shorts, tas pants, tsaka isang top. Tapos, nakita namin to. Hindi ko to nakita nung ako lang. Nung kami na nila Papa, nilatita ako, nakita ko itong blazer na to. So, naghahanap talaga ako ng blazer kasi kailangan ko. In preparation sa mga interview, ganyan, sa pag-apply ko. So, ito, $3,990 siya. Hindi siya naka-sale. Pero mura na siya kahit hindi siya naka-sale. $3,990 is 1,556. So, mura na to kasi maganda yung quality niya, makapal, and maganda yung fit. Sige, tapos rin bumili nito ito. Sa kanya, small. So, ayan. Then, yung ibang damit, insert ko lang dito yung picture nung nagsukat ako sa fitting room. So, ayun, yun, mga nakasale yung mga nabili ko na yun. Pinakamura din nakasale is 590 yen. So, ayun. So, tapos na tayo dyan. And, ito, akala ko hindi ko mabibili. Kasi, nung mga, kasi 1 week lang kami. Previous days, hindi naman kami nag-Uniqlo. Tapos nung may isang beses na nag-Uniqlo kami, wala yung bag dun sa store na yun. Kasi maliit lang siya sa may Ueno station malapit. Tapos nung sa airport, may Uniqlo. Tapos, ang flight ko maaga, 8:55 AM. Sabi ko, ay, hindi na ako makakapamili sa airport kasi mga sarado pa yung shops. And, nag-open, tinry ko talaga hangulin bago ako pumunta sa pumasok dun sa may x-ray and all. Tinignan ko and meron. Ayan, yung usong-uso na dumpling bag ng Uniqlo. Kasi sinerge ko, kasi dito sa Manila, hindi ko naman tinignan or hindi ko maalala yung price. Sinerge ko, dito sa atin, yung bag is $990 yata. Basta ganun. Tapos doon sa Japan, 1,500 yen. So, mga nasa 600 something lang siya. So, ayan. Ang maganda kasi yung quality. And, kailangan ko rin kasi talaga ng parang sling bag na pang pwedeng pang casual and ano lang. Ayan. So, ayan. Yun yung mga nabili ko na damit, bag, and shoes. So, eto. Dito na muna tayo bago tayo dun sa Don Quijote. So, wala kami napuntang Daiso nung trip namin. Pero, dun sa may Akihabara. Isa yun, Akihabara. May nakita akong 100 yen store. So, kailangan din talaga kahit may itinerary ka. Kailangan alert ka sa paligid mo kasi baka may mga makita kang store na wala sa plan mong puntahan. So, ito, yung una. Ito, nakita ko to. Eh, nakita ko to na meron sa Daiso daw nito. Yung, silicone moisturizing mask. So, pwede maglagay ka ng moisturizer or serum or anything sa mukha mo. Tapos lalagay mo to para mababad siya. At least parang reusable. Hindi siya kagaya ng sheet mask. Tapos dito ako bumili rin. Kaya dalawa yun. Then, ano pa ba yung sa akin dito? Yun lang naman. Yung iba dito puro patita ako rin. So, 100 yen to lahat halos. Ito lang yung binili nila na
earphones, 300 yen to. So, wala lang pang extra daw nila. Then, ito, screen protector ng phone ni Tita Apple na dapat ikakabit ko nung nasa Japan kasi wala pa. Kasi hindi niya daw nahanap na tabunan na. Ito pang kay Kuya to, pang drawing. Kasi syempre pagpasmado para hindi mababasa yung papel or yung tablet, ganyan. Then, ito mga random ano lang. Ito parang clip na dito. Pwede sa, parang may ganun siya. May, yun, parang sa brush. Then, ito, cotton pads. May ganun si Tab ng cotton pads. Ito pala ate. Mga, ito, mascara. Mga 100 yen din to. Pasalubong lang. Then, lipstick. Ayan. Then, ito, cream foundation. So, ito na tayo sa galing sa Don Quijote. So, ayan, maraming plastic bag to. So, dito naman tayo sa first plastic bag. So, ito, actually, ito yung dinala ko kasi pa-uwi. Dapat mga maruming damit eh. Kaso, yung passport ko yung ginamit para sa tax-free. So, ayun, usually pag sa Japan, may mga tax-free shops naman. Usually, minimum ng 5,000 yen. So, dapat dala niya yung passport niyo. So, yung sa akin, dala ko since day one. So, nung second day namin, nag-shopping kami sa Shibuya, yun buti dala ko kasi yun yung ginamit namin para magka-discount. So, inanin na natin itong napakalaking bag. So, 1 kilo to ng chocolate. So, ayan, masarap yung chocolate sa Japan. Hindi siya sobrang tamis. Then, of course, wala ba ang green tea na Kit Kat. So, ayan, ganun ba ito? So, dito sa unang bag, ayan, may dalawa. Then, ito, oh, ngayon na lang nakita. Kit Kat na milk tea. Na 7 pieces lang yata. Ang laman. Then, ito, Kit Kat na strawberry. Ayan. Yung nakabox na ganito, mas mahal siya. Yung Kit Kat doon is parang nasa 200 plus yen ba ata. Yun. Then, yun sa chocolate. Then, ito. Yung last item dito sa first plastic bag is ito. Ito, na-try na namin ito kasi may nabigay kita pa nito. Ano siya? Parang instant na miso soup. So, may, ano siya? Tawag ito. Ayan o, naka-individually pack. Tapos, mapakulo ka lang ng tubig. Isa lang yun ito. And masarap. Ito yung masarap. Yung seaweed flavor yata ito. Yung hindi masarap, yung violet. Yung clam. So, ito. Kung bibili kayo, ayan. Yung green. Na-try namin and masarap. Tapos, next natin yung bag nito. So, ito, may Kit Kat pa dito na, ay, bumili pala si Rapa nito, sake flavor. So, ay, lasa na. Ito namin na try. Then, ito, napakaraming seaweed. So, ilan to? 1, 2, 3, 4 na seaweed na yung flat lang. Tapos, ito. Ito kay Jael to. Dinosaur na kung ano to eh. Kung laruan ba to or something. Ayan, dinosaur. Mura lang to eh. Then, ito. Ito, tigi-isa kami. Wala, ang cute lang. Chocolate ata siya na nasa stick na ganyan. So, ito, itataka kami kung sinong character ba yan. Kasi maraming ganitong character sa Japan. Na-search ko, nakalimutan ko lang ang pangalan. So, nalagay ko na lang doon kung anong pangalan ng character na yan. Kasi ito, pasalubong uli kila ate. 88 yen lang to. Eh, nakapag-try na ako nito. Parang ano siya, minty yung menthol ano, flavor siya. Or ano, para sa dry lips. Then ito, dati nakakapag-Japan na kami and nakikita ko ito lagi na pinapapasalubong and all. Tsaka sa mga bag raid ng mga artista, usually meron sila nito. And, ayan, bumili ako. Ito yung eye drop. So, ayan, Roto yung brand. Then, next bag na tayo. So, ito, nakabukas na kasi may nakuha dito na liquid. So, meron kami binili na curry na hindi pala siya parang powder. Parang liquid. Parang ano siya, thick yung consistency. So, dalawang box yun yung nakuha. Pero, kaila titapal, alam ko may iba pa kasi parang limang box yata yung binili namin. So, at least, dalawa lang yung box na nakuha. So, may Kit Kat pa dito na milk tea. Then, isa pa nung soup uli. May green. Then, ito. Mga pusit. Pusit ko eh. Ilan ko.
mahilig si Papa sa mga ganyan eh. Then, eto. Ito yung sa akin. Kasi tigi-isa kami. Then, next is, ano ba yung puro food item? Ito may halong ano ito eh. Food item and beauty items. Ayan, may KitKat pa dito na strawberry cheesecake. Kasi gusto namin matry yung mga hindi common na flavor. Tapos ito, mga nuts, may almond and cashew and walnuts. Ayan. Tapos, ito, kay Jael to. Dinosaur siya na parang bubuin mo, pero chocolate siya. So, ayan. Tapos sa dinosaur kay Jael yun. Tapos ito, natry na namin to, bigay to, shout out sa pinsan ko, si Venus. Try namin ito kasi binigyan niya kami ng ganito. Isang ganito. Mura lang din data ito eh. Nasa 100 plus yen lang yata. 188 yen. So, yun yung mga food items. Yung kumpara tayo sa ito. Ang ayon na natin. Iniwaliwala yung nila yung food items sa kayo. Miscellaneous. Ito kay Gael. Ang cute nito. Ayan. Actually, medyo mahal to. Hindi pala medyo. Mahal talaga siya. Mga nasa 1,088 yen yata. Or basta 1,700 yen yata. Basta parang nasa 900 pesos to. And actually, si Jael, may nakita na siya na dinosaur na mura lang. And gustong-gusto niya to. So, inuusap ko siya. Sabi ko, if ito yung gusto niyang toy, hindi nakukunin yung iba. So, mahal naman siya. And tuwan-tuwa siya. Nalungkot lang siya kasi, di ba pinakto sa tax-free na item. So, naka-seal, hindi malalaro. So, although may ibang toys naman siya na nalaro. At ano po ito? Magnet, syempre. Hindi mo mawala ang mga magnet. So, ito. Ang sweet na ito. And yung design niya. Ayan, yun yung mga ano. And punta na tayo sa mga skincare and makeup items. Ito, binigay ko dito po. Sheet mask to eh. Niacin na may 30 sheets. So, dito. Tapos, ito na yung mga sa akin. Talagang nasa top talaga na ano. Actually, rinipurchase ko pa siya nung nasa airport na ako kasi may tax-free na shop doon. Tapos, tinignan ko yung price and okay. So, bala ko. Ibenta yun. So, ito. Unahin natin to. So, very familiar dito. Hair stick. So, magkaibang variant to. Ito yung stronghold and ito yung regular, yung pink. So, gagamitin mo siya, ayan, ang ganyan yung paggamit sa kanya. Stick siya. Tapos, igaganon mo sa mga tutsang or mga baby hair, ganyan, pang ayos sa buhok. And ito, kailangan ko to kasi nga, magpiprepare nga ako para sa pag-apply ko. And, ayan, sobrang magiging helpful to. Then, ito, nabili ko siya. And first time ko na-try ito, nung first punta ata namin sa Japan, na-try ko na ito. Ayan. Yung OG na heroin make na mascara. So, ito talagang proven ko na ito na talagang nag-hold yung, lashes and waterproof. Talagang smudge-proof. Yun. Yung iba, bumibili ng pinaka-remover nito. Nitong mascara nito. Meron kasi siya yung color blue na pangtanggal talaga para dito. Pero ako, may mga, ang key lang naman dito is oil makeup remover ang gamitin nyo. Or, yung sa VNM na Ultra Balm. So, ayan. Nasingit ko pa yun. Pero talagang, ano siya, hindi nagsisting sa eyes and sobrang matatanggal niya yung mga ganito klaseng mascara. So, ayan. Tapos, ito. Ang tabi. Actually, si Dapple, napabili rin nun kasi ang pinakita ko sa kanya. Ito, hindi ko alam po anong difference pero same price eh. Tapos iba siya ng packaging, ito naka-box. Ito, nung sinerge ko, parang, ano yung translation nito? Parang mas may fiber or something siya. So, ayan. Pero, bumili rin ako nito nung sa airport. So, pakita ko lang muna kung ano pa ibang nandito. Ayan, ito, binili ni Dapple para sa under eye and left line. Tapos, ito. Sa eye bags ata, to. Tapos, ito. Mascara. Bumili na siya ng mascara. Na parang may comb siya. Although, meron na sa Shopee ng ganito. Tsaka, meron na akong ganito. Eh. May natry ako.
okay siya, nakahihiwalay niya yung mga lashes. And ito na yung last bag na binili ko sa airport. May handle siya. Ito yung mga binili ko sa airport, dun sa tax-free shop. So, ayan, bumili pa ako ng dalawa ng eye drops. So, ito mga ibibenta ko na lang ito kasi talagang magaganda yung reviews dito. And although kahit di ko pa na-try, nasa top items talaga ito na, ayan, sa mga vlogger, sa mga vlog, and mga website. Tapos, bumili ako nung ito. Dalawa nung long and curl na, kasi ito talaga na-try ko. Then, isa nung, ito para sa akin to, para matry ko rin. So, ayan. Usually, tigda dalawa yung binili ko na bibenta ko. So, yun lang naman. That's it for the Japan haul. And, actually, iniisip ko pa ako, if ever mo na mabili agad itong mga to. Yung pinsan ko. Sige, tayo mamaya. Nag-video ko. Sige, tayo mamaya. So, iniisip ko, yung pinsan ko kasi, pupunta ng Japan next month. So, summer din. Actually, sobrang init sa Japan. Mas mainit pa sa Pinas. So, naisip ko magpabili sa kanya. If ever mabili agad itong mga ito, diba? Kasi, meron naman na sa Lazada nung mga items na ito. Pagaya nito, pati yung mga mascara. Pero, syempre, kailangan mo rin talagang siguraduhin mo basa ng reviews para sure na talagang legit yun. And mas okay syempre kung talagang alam mo dun galing, di ba? Kapag ikaw mismo bumili dun, alam mo, original talaga. So, ayun. And that's it. So, hopefully, ma-edit ko agad to and ma-upload ko sa channel ko kasi ang dami pa ng mga pending, mga hindi pa na-edit. So, ayun lang. Bye!